itong benefits sa SSS o Social Security System. Alam mo ba ang pitong SSS benefits? Kung hindi pa, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano-ano ang mga benefits ni SSS. Sickness Benefit. Ano nga ba ang sickness benefit? Ito ay halagang ibinabayad sa miyembro para sa mga araw na hindi siya nakapagtrabaho, sanhi ng pagkasakit o pagkapinsala. Halimbawa kung ikaw may trabaho at nagkasakit ng mga ilang buwan at hindi na nakapasok sa iyong trabaho, pwede kang bayaran ni SSS sa pamamagitan ng sickness benefit. Pero paano ba mag-avail ng sickness benefits? Una, kailangan meron kang medical certificate galing sa doktor at may mga pirma, o di kaya yung mga x-ray kung anong nangyari man or kung anong sakit na meron ka o katibayan na ikaw ay nagkasakit. Pangalawa, pumunta lamang sa SSS branch kung saan ka malapit at pumunta sa information, sabihin niyo po na mag-apply kayo or mag-avail ng sickness benefits. Nandun na rin, sasabihin nila ng mga information na mga kailangan niyo at mga kailangan pilapan. Pangatlo, humingi lang ng sickness benefit application form at magpa-guide sa information kung paano ang tamang pag-fill up at kung ano ang gagawin at proseso. Tingnan yung picture sa gilid, yan yung itsura ng sickness benefit application form. Ayan, patulong lang kayo sa information. Kung meron kayong katanungan tungkol sa sickness benefit, mag-comment lamang sa ating comment box para masagot namin ang inyong mga katanungan. Maternity Benefit. Ang maternity benefit ay arawang cash allowance na pinagkaloob sa isang babaeng miyembro na hindi na makapagtrabaho dahil sa panganganak o pagkakunan. Halimbawa, kung ang isang babae ay buntis at siya ay may trabaho, ngunit hindi na pwedeng magtrabaho dahil maselan yung pagdadalang tao, pwede siyang mag-avail ng maternity benefit. Kapag buntis pa lang, kailangan niya mag-file sa SSS ng MAT 1. Ibig sabihin ng MAT 1, ito yung maternity notification na pinapaalam mo si SSS na ikaw ay buntis. At pangalawa, kapag ikaw ay nanganak na, kailangan mo na mag-file ng MAT 2 or Maternity Reimbursement. Ito ibig sabihin, ikaw ay nanganak na at ikaw ay makakatanggap na ng mga benefits na SSS. Kailangan mo lang tanong sa information kung ano yung mga requirements para sa maternity benefit. Paano kung ikaw ay nakunan? Makaka-avail ka pa rin ba ng maternity benefit? Yes po, makaka-avail ka pa ng maternity benefit. Pumunta lamang sa malapit na SSS branch at sabihin sa information na mag-apply ka ng maternity benefit at sabihin mo na ikaw ay nakunan. At tanong mo na rin kung ano yung mga proseso at mga requirements. At kung marami ka pang tanong about sa maternity benefit, meron tayong link sa baba tungkol sa maternity. Panoorin nyo lang ang video. Kung ikaw ay may mga katanungan pa tungkol sa maternity benefit, mag-comment lamang sa ating section box sa YouTube or Facebook para masagot natin ang inyong mga katanungan. Retirement Benefit. Ang retirement benefit ay halagang ibinabayad bilang buwan ng pensyon o lump sum amount sa isang miyembrong hindi na makapagtrabaho dahil sa katandaan. Pero paano ba mag-apply ng retirement benefit? Para makapag-apply, kailangan maka 120 months contribution ka na or 10 years contribution para makapag-avail ng retirement benefit. At kailangan ang member ay naka 60 years old pataas ng edad para makapag-avail. Kung sa tingin mo ikaw ay qualified na at kompleto yung contribution, at kung gusto mo lang mag-apply, pumunta lamang sa SSS branch na malapit sa inyo at sabihin mag-apply ka ng retirement benefit. Sa mga nagtatanong kung ano ang mga requirements, tingnan lamang ang link sa baba kung anong mga requirements tungkol sa retirement benefit. Kung kayo ay may mga katanungan pa tungkol sa retirement benefit, mag-comment lamang sa section box para masagot namin ang inyong mga katanungan. Disability Benefit. Ang
disability benefit ay halagang ibinabayad bilang buwan ng pensyon o lump sum amount sa isang miyembrong nagkaroon ng physical o mental na pinsala o impairment, maging pansamantala o permanente man. Halimbawa lamang ito kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang factory worker at sa hindi inaasahang pangyayari ay ikaw ay nadisgrasya at hindi na makapaglakad, pwede ka mag-file sa SSS ng disability benefit. At ito ay buwan-buwan ikaw ay makakatanggap ng benefits mula sa SSS. Para makapag-avail, pumunta lamang sa malapit na branch ng SSS at dalhin yung mga proof na ikaw ay katunayan na may disability. Ang mga requirements ay nasa ibaba lang po, nasa link kung ano yung mga requirements sa disability benefit. Kung ikaw ay may mga katanungan pa tungkol sa disability benefit, mag-comment lamang sa section box at sasagutin namin ang iyong mga katanungan. Death Benefit. Ang death benefit ay halagang ibinabayad bilang buwan ng pensyon o lump sum amount sa benepisyaryo ng namatay na miyembro. Halimbawa, ang isang miyembro sa inyong pamilya ay member ng SSS at siya ay namatay. Ang beneficiary nito ay pwedeng mag-avail ng benefit sa SSS. Pumunta lamang sa SSS para mag-file at kailangan merong death certificate ang isang beneficiary na may presenta sa SSS. Sino-sino ba ang beneficiary ng isang member ng SSS? Ang mga beneficiary nito ay maaaring mga anak, pamangkin, o di kaya isang asawa. Ito ay sila ang makakapag-avail ng benepisyo sa death benefit. Pumunta lamang sa SSS para mag-file at dalhin ang iba pang mga requirements. Tungkol naman sa mga requirements, basahin lamang at i-click ang link sa baba para malaman kung ano mga requirements sa death benefit. Funeral Benefit. Ang funeral benefit ay halagang ibinabayad sa sinumang gumastos sa serbisyo ng funeraria o pagpapalibing ng namatay na miyembro o pensyonado. Halimbawa, kung ikaw ay namatayan ng isang miyembro sa inyong pamilya at ikaw ang gumastos sa lahat ng burol ng namatay at sa iyo nakapangalan ang mga resibo, pwede mong i-file sa SSS yung funeral benefit. Siguraduhin mo lamang na ikaw ang nakapangalan na katunayan na nagbayad lahat ng mga burol para mas pabilis yung pag-iimbestiga ng SSS. Pumunta lamang sa SSS branch para makapag-file ng funeral benefit. Nasa ilalim po ng description box ang link ng mga requirements para makapag-file ng funeral benefit. Unemployment Benefit. Ang unemployment benefit ay pinakabagong benepisyo ng SSS. Ito ay arawang cash allowance na ipinagkaloob sa mga miyembro na nawala ng hanap buhay dahil sa retrenchment o downsizing, pagsara ng pinapasukan dahil sa pagkalugi, o iba pang kadahilanan na sa pilitang pagkawala ng trabaho. Halimbawa narito ay ikaw ay may trabaho at ang pinapasukan mong kumpanya ay nalugi at ikaw ay nawala na ng trabaho, pwede ka pumunta sa SSS at mag-file ng unemployment benefit. Kapag ikaw ay nakapag-file na, ikaw ay may makakatanggap sa SSS ng arawang cash allowance. Para sa mga katanungan tungkol sa requirements, pindutin lamang ang link sa baba para malaman ang mga requirements ng unemployment benefit. Ugaliin ang regular at wastong paghulog ng kontribusyon upang benepisyo ay laging sigurado. Please visit our Facebook page, Walang Pasok Updates, and hit like. Bisitahin din ang aming YouTube channel na Walang Pasok Updates. Thank you!